Hi guys! Good morning! Ito na naman po ang iyong mom, Shulay. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po kayong lahat? Kamusta na po kaya si FLA, Francis Leo Marcos? According dun sa mga sulat niya na binabasa nung sekretary niya, malapit na daw siyang lumaya. At namigay pa nga siya ng 50 kaban, dating 25 kilos na bigas, sa mga nakapiit doon sa loob ng NTI. So, ngayon, maraming lumalabas na mga kapatid niya. Yung isa, sinasabi niyang kapatid niya talaga. Pero wala silang mapakitang picture together with Mangusi, together with FLM. Bakit kaya doon? Wala silang picture together. Pati yung ano, yung picture together ng nanay, tatay, mga kapatid. Imposible naman sigurong wala, di ba? Second, yung isa si brother, ano ba yun? Yung pastor na kapatid niya na sinasabi, lumabas na din siya na nagsasabi na wala siyang connection kay FLM. Pero, may mga bagay na pinagduduktong-duktong ng iba na ang sinasabi is, magkapatid nga sila. Sa magkamukha, pwede naman talagang may mga kamukha si, ano nga, diba, si, tawag dito, vice ganda, daming kamukha. Mga look-alike, pati yung mga galawan, diba? May mga ganun talaga. O, ginagawa lang ng issue, pwedeng ginagawa nila tong issue. Third, kahapon, lumabas naman yung first wife niya na sinasabi na si Mangusin nga daw o si FLM is walang trabaho that time na magsama sila, that time na mag-asawa sila. Nagtataka lang po ako. Kay ganda niyang babae, kung walang pera si Mangusin o si FLM that time, bakit siya kakabit? O bakit siya aasawa doon? Second, mas matanda si babae ng 10 years. Sabi niya, according dun sa video niya. Ikiklip ko ngayon dito. According sa video niya, mas matanda si Mangusin ng almost 10 years. Ay, si babae kay Mangusin o kay FLM ng 10 years. Kung walang trabaho siya noon, bakit siya papatol doon? Diba? Sabi nga niya, pangit itong lalaki. Walang trabaho, sugarol, lahat siya. Eh, bakit kayo tumagal na together? Anong hidden agenda? Tapos, nakita ko naman doon sa hindi kasi nila pinakita yung mukha eh. According sa video clip, talagang 100% kasuklam-suklam yung ugali ni FLM. Tapos, sindikato. Tsaka kung mahirap lang si Mangusin o si FLM, bakit ang dami niyang kilalang yung mga kinikilalang tao? Bakit meron siyang video clip na kasama niya ang mga Marcoses? Bakit marami siyang businesses? Bakit ang yaman niya ngayon? Kung totoong magulang niya, asan nga talaga yung magulang niya? Bakit hindi mag-appear? Bakit hindi magpakita? Kung totoong magulang niya ito, di ba, kung sindikat, sabihin natin, pumasok siya sa isang sindikato, di ba dapat kukunin niya to? Kung kapatid nga niya yung isang pastor, bakit pa siya kumukuha ng ibang tao para utusan o maging alalay niya kung pwede naman itong kapatid niya? Diba? Sabi nga niya, kung kapatid ko talaga si FLM, magti-thank you ako ng lubos kasi gagaan, aangat yung buhay namin. At kung ako naman ka FLM,
kung maganda na ang buhay ko, bakit hindi ko kukunin yung kaanak ko? Diba? Kukunin ko sila sa sindikato kasi yaman na kami. Diba? Bakit pa kailangan ako kumuha ng ibang tao? Bakit ang dami niyang kilalang malalaking tao kung wala siyang trabaho? Nung itong misis niya na to ay sinasabi nga naman na natunay na walang trabaho sa FLM. Sabi niya nag-abroad sa FLM. At siya ang lumakad ng papeles na FLM nung nag-abroad siya. So, tapos, saan ka kumuha ng pera? Sabihin natin may trabaho ka. Bakit mo pagagastusan? Bakit hindi mo nalang hiwalayan ka agad? Bakit nung bumalik sa Pilipinas sa FLM, bakit binalikan mo pa ulit? Diba? Bakit binalikan mo pa ulit si FLM nung time na bumalik ng Pilipinas, eh samantala sa ibang bansa, meron na nga siyang babae. Bakit kahit napakapangit na FLM, ang daming pumapatol? Kung wala siyang pera talaga. Bakit pinatulan siya nito ni nung Japanese na ngayon? Bakit kayo nakapag-anal? Eh, ang mahal ng annulment. Bakit nung time na yon, sabi mo, parang no choice ka na eh. Kulang na lang tumakbo ka. Bakit hindi mo magawang tumakbo? Kung mahirap lang si Mangusin, at plano kang pakasalan dati, siyempre magdadalawang isip ka. Walang trabaho to. Walang pera to. Mahirap lang to. May pangit pa nito. Bakit ko nga ba ito papatulan? Which is, 10 years ang gap ni babae sa lalaki. Depende na lang kung ikaw yung mayaman, tapos may papatulan sa'yo mas bata. Pero dapat tamili ka na mas gwapo. Di ba kung makuha ng mga batang jowa, yung mga matandang babae, mga matrona, mga sugar mommy, kasi gwapo yung lalaki. Inaahon nila yun sa hirap. Eh bakit ikaw kay ganda mo, kay pangit FLM, pinatulan mo? Diba? Tsaka sabi mo, eto ah, nagtaka ko. Ang sabi mo, ang benta dun sa bakery, kasi nalugi yung bakery, ang kwento niya is, nagpatayo sila ng bakery pagdating ni FLM ng Pilipinas. Tapos tinawagan niya daw si Mrs. niya para magsama ulit sila. At sinabi niya na, oh ito, meron na akong bakery. So, kasama daw, ewan ko kung ilang months nag-run yung bakery. Napakalakas daw ng bakery. At, ang dami daw bumibenta dun sa bakery na yon. Tapos, kasi masarap daw. Tapos si pastor daw, masarap mag, siya daw yung taga-bake, pati daw si FLM, taga-bake. So masarap daw sila talaga gumawa ng tinapay. Malakas. Bakit nalugi? Bakit nalugi? Sabi mo, ang pagpapatayo nung bakery na yon is worth 500,000. Malaki pang bakery to, 500,000. Tapos nung nalugi, saka mo nalang nalaman na ang natutulog doon sa loob ng bakery na yon is kasosyo pala, hindi pala ka-boardmate. Sabi mo, binilito ni Cuevas ng worth 100,000. Tinanong ka. Sabi mo, 5,000 ang tawag dito, ang 5,000 per tao ang binigay ni Cuevas na cheque dun sa mga nandun. Tinanong ka, ang total nun is 100,000. Tinanong ka ulit kung ilang tao ang binayaran. Sabi mo, marami eh, mga nasa 10 sila. Bilangin mo yun, 10, tig for 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50,000. Eh, asan yung 50,000 pa? Na kay FLM?
nakakapagtaka, no? Pag pinagduktong-duktong mo yung salita, merong... Kasi, dapat ang magtatanong dito sa tao na to is yung dapat anti at saka pro, di ba? Para nabagduktong talaga yung kwento, mahukay kung ano yung talaga yung totoo. Hindi kasi yung... Ang nangyayari kasi sa mga interviews, one-sided. So, sana may ma-interview rin tayong ganun na. Yung makiusap tayo ng two-sided naman. Second, sabihin mo sa 10 na yun na korporasyon, na naging korporasyon, 500,000 yung in-implant nila or pinuhunan nila dun sa job na yun. Wala bang ni isang nakaisip na, hindi, pagpatuloy na lang natin to. Okay to. Kasi sa 10 na yun, imposibleng walang may pera eh. Na ipagpatuloy yung business na yun eh. Which is, kompleto ka na sa materyales, harina na lang, asukal na lang, itlog na lang yung bibilhin mo para mapatakbo si bakery. Right? Pero, hindi yun nagawa. Hindi pa nag-isip yung mga tao behind that bakery na kahit bitawan yun ni Norman Mangusin o ni FLM, pwede pa rin yun bumangon. Apakalabo talaga. Dapat may, wala, sana naman may side interview na between Mangusin, between kapatid, between asawa. Sana yung may mapaghalo-halo, diba? Masyadong palaisipan sa mga utak namin, mga Pilipino, kung sino si FLM. Which is, wala naman kaming pakialam dun. Ang pakialam namin dito is, ang tumatak sa utak ng bawat Pilipino, nakatulong si FLM. Sabi nga ng asawa niya, namimigay si FLM ng tinapay dun sa labas ng bakery. It means mabait talaga siyang tao. 'Di ba? Kung bakery pa lang ang meron siya that time, maganda talaga. At kung sindikato man si FLA, magandang sindikato 'to. Kasi namimigay ng pera eh. Namimigay ng eyeglasses, namimigay ng tinapay, namimigay ng mga kung ano-ano. Kung karma man sa kanya 'to dahil sumanib siya sa isang sindikato. It's a good karma for Pilipino. Sa ginawa niyo sa kanya, naging kakampi niya lahat ng Pilipino na mahihirap. So, baka mamaya tumakbo sa election eh, manalo pa. Yung sinasabi niyong isang sindikato, manalo pa siya. Tama ba? Well, ang bawat nagtatanggol sa kanya na hindi niya kilala, ang bawat may nasasabi sa kanya na sa side niya, bakit nila ito nasasabi at bakit nila ito sasabihin at bakit namin ito sinasabi? Kasi yun ang nakita namin. Good thing about FLM. Hindi namin nakita yung mga bad sides na nakatago sa kanya kasi hindi yun ang pinakita niya. Not unlike sa mga politiko na pinakikita nila yung mga hindi magandang ugali, nangyayari, yun ang nakikita namin. Tapos yung mga pamimigay nila, yung mga kung ano man yung mga gandang ginawa nila, hindi namin nakikita yon. Yun ang kabaliktaran ni FLM at saka ng mga politiko. So, kung si FLM ay magiging isang politiko, 100% mananalo siya. Dahil nakuha niya ang puso at tiwala ng mga Pilipino at ng mga Pilipino kinabang sa bigas, kalabasa, delata, gatas na pinamigay niya. Yun lang. So, kung ano man yung kaso niya, kaya niya yung harapin kasi may pera siya. Second, kung ano man yung mga sinasabi nyo, huwag yun ang sabihin yan sa social media, sabihin nyo sa NBI yan. Sana makalaya siya, sana marinig namin yung side niya, sana malitis na siya, sana
kung ano man yung ibinabato sa kanya, ibato na. Nakabartolina daw siya, sabi nung sa sulat. Bakit siya binartolina? Bakit hindi siya pagsalitain? Bakit hindi na ilitis yung kaso niya ngayon para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga at kung sino talaga ang pinagtatanggol nila? Bakit hindi pa alabas kung sino talaga yan si Mangusin at saka si FLM? Bakit hindi nyo sabihin sa mundo kung sino siya? Diba dapat sabihin natin para malinawan ang bawat Pilipino? Actually, wala naman talagang dapat pakialam ang bawat Pilipino. Kasi lahat naman ng tao, lahat na nagiging politiko, lahat ng mga mayayaman, may kasalanan yan, may problema yan, meron yung mga tinatago. Basta ang nakita na lang nila yung good sides. Aanhin mo yung bad side. Bakit ganon? Ang bad sides, natatabunan ng mga good sides. Pero ang good sides, hindi niya pwedeng tabunan si bad sides. Tama ba? Ang good, hindi pwede tabunan ng bad. Pero ang bad, pwedeng tabunan ng good. It's so unfair. Diba? Dapat patas. Patas pinakikinggan ang bawat side. So, nangyari din sa akin yung mga ganyang mga pangkusiga. Pero, mga little way lang. Na siguro, kasi wala naman tayong kaperahan. So, yung mga may pera na lang, ang kanilang anuhin. So, FLM, sana makalaya ka. At kung hindi naman, sana marinig namin yung side mo kung ano talaga yung totoo. Sana masagot mo isa-isa. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pagkikinig sa aking vlog. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. Please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat sa mga taong pabalik-balik sa aking vlog. Thank you po.